Ayan, ano-ano po yung mga videos na hindi dapat natin i-upload as a content creators. Or prohibited formats in Facebook as a content creators. One, static videos. Ito yung content na one static image and little to no motion. So, ibig sabihin, no movement po siya. Ni unti man, hindi gumagalaw. Example nito, yung larawan, picture, or litrato. Ito yung picture na nilalagyan nyo ng effects or music. At galing pa po ang music sa Facebook library. Tandaan po, hindi po ibig sabihin na lahat na binibigay ni Meta ay walang violations. Bali, in general po yun. Ibig sabihin po, sa lahat ng Facebook users, pwedeng gumamit. Siyempre, tayo, mga naka-on, ang professional, mod, or content creator. So, hindi po tayo po pwede doon. Para yun lang yun sa mga Facebook users na pwedeng gumamit. Sa mga wala pong aim or goal na sumahod. Siyempre, real talk po iyan. Ngayon na ma-monetize, ayan, pwede pong gumamit. So, kaya magpusisi po anong ang dapat o hindi dapat gawing music background. Pangalawa, two, static image pools. Ito yung content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to questions posed by the content. Meaning, this is a static image ng mga polls. Yung mga nilalaman na inilathala upang madagdagan ang engagement sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tao upang mag-react sa mga tanong na ibinabato ng nilalaman. Ito po yung example dito ay yung engagement bait. Bait, ito yung internet slang. A posted intent to get rise out of others. Kaya baka sabihin ni Meta, please stop posting bait or I will have to mute you. Or I will have to mute you. So be careful po. Ang paid sa Facebook, nakilala rin bilang engagement paid ay isang taktika na nag-uudyok sa mga tao na makipag-ugnayan sa mga post sa Facebook sa pamamagitan ng mga likes, shares, comments at iba pang mga action upang artificial na itaas ang pakikipag-ugnayan at makakuha ng mas malawak na reach. Ngunit ang mga post at mga pahina na gumagamit ng taktikang ito ay ibinababa o dinidemote ng Facebook. Ito ay dahil ang taktikang ito na tinatawag na engagement bait ay nagsusumikap na samantalahin ang algoritmo or algorithm ng news feed ng Facebook sa pamamagitan ng pagpapataas ng engagement para makakuha ng mas malawak na reach. Kaya sinimulan ng Facebook na ibaba ang mga individual o yung yaong mga nagpo-post mula sa mga tao at mga pahina na gumagamit ng engagement bait. Kaya't mas mainam na hindi gumamit ng ganitong taktika at mag-post ng mga original at makabuluhang content na magugustuhan at maihahatid ng inyong mga taga-sunod or ng mga followers na pwede nilang i-share. Pangatlo, slideshows of images. This is a content that primarily displays static images played in succession. Ito yung slideshows ng mga imahe or images. Ayan, dito na marami akong nakikita na ayan, pictures o ginagawa video, mga ini-slides. Ayan, bawal po iyan. Wala pong engagement or earning sa mga iyan. Yaong mga creator na nagpapakita ng mga static na image na ipinapalabas na sunod-sunod. Ayan, na kumbaga steady lang or counting video clip, tapos may effect siya na paulit-ulit na piniplay para magmukha lang siyang mahaba-haba ng konti. So, bawal po iyon. Bawal din po yung maraming pictures na pinagsama-sama at ginawang video at nilapatan din ng music. Bawal po ito. Pang-apat, text montage. This is a content that primarily displays still or moving images with overly text. Mga text montages. Ibig sabihin, ito yung pangunahing nagpapakita kayo ng mga nakatigil. O, text montages refer to content that primarily displays still or moving images with overly text. This can include a series of images or videos with text captions or subtitles appearing on them. It's often used to convey a message or tell a story in a visually engaging way. A text can provide context, commentary, or dialogue related to the image or video. Translate natin, ito yung nilalaman na pangunahing nagpapakita ng mga nakatigil.
or umaandar ng mga imahe na may nakahalong teksto, yung mga writings. So, in other words, ito yung editing. Like, for example, isang picture na lalagyan ng text. Karamihan sa nakikita ko yung mga motivational quotes or messages or poem sa akin po kasi natutula ako sa caption. Or mismo, nagbibidyo ko sa sarili ko on the spot, bubuka yung bibig ko tulad nito. Ayan, nakikita yung original. Ano, moving ako, nakikita ko sa video, nagsasalita ako. So, bawal po yung anumang writings na ilalagay nyo sa inyong litrato. Tapos, lalapatan ng music para maging maganda panoorin ng audience. Delete nyo na po iyan. Number 5, looping videos. Ito yung content that loops and displays the same segment. Multiple times, looping content can include GIF, JPEG, and content of varying length. So, yung mga looping videos, ito yung mga nilalaman na paulit-ulit na pinapakita ninyo, ginagawan ng slides, yung kumbaga kunting galawan lang, tas paulit-ulit effects, tas babalik-balik-balik lang, parang yun, parang training back lang, ano? Training back, loop ng loop, loop, ganun. Mga GIF na magmukhang videos at paulit-ulit ninyong ipiplay para kunyari magmukhang mahabang video. Number 6, embedded ads. Ito yung content that already includes embedded or roll, middle roll, post roll, or banner ads where Facebook offers a placement. For example, yung video na includes manually inserted middle roll ads is ineligible for in-stream ads. Ito yung mga embedded or mga nakabaon, binabaon, sinisingit, inilalapat. Ini-edit mo, tapos nilalagyan mo ng ads kuno or kunyari. Dinadaya niyo po yung sarili niyo. Works mo, sarili natin. Well, madadaya po, pero hindi niyo madadaya ang algorithm ni Meta po. Yung kunyaring lalapatan nyo, tapos screenshot, tapos ipipaste doon, isisingit, ibabaon na kunyari, may ads ka na. So, bawal na bawal po ito. Yan, dagdagan ko pa po kasi may creator akong nakita or nasubaybayan, kulang na kulang pa po siya ng 3. So, kinulangan niya po, mautak. So, ito po yung dagdag ko po, ano. Number 7, write videos that wrong choices of background music. Ano po ito? Dito po papasok yung okay siya. Kung baga nag-video kayo, nakita kayo, no? Tapos, pwede nyo naman i-post na sana kahit walang music background. So, ang ginawa ninyo dahil uso, dahil trending ang audio, maganda naman kasi pakinggan kapag may music. Parang nakakainggan nyo. Pero hindi natin alam na okay sana. Pero yun naman, kahit ka mag-trending, mag-million views ka pa, eh kung ma-CPR ka naman, wala din lang po ang iyong pinaghirapan. Ano pong ibig sabihin? Bali, okay yung video mo, tapos yung background music mo naman, yan. Okay naman, nag-English ka, nag-Tagalog ka, ano po. Pero yung pinili mong background, i-Arabic. Ano pa ba yung ibang ano, mga kanta na hindi natin maintindihan, hindi natin language. Saan ang mustisya dyan? Hindi yung matitrace ni Algo, yung kakaiba sa pandinig niya. Hindi yung sinasabi natin, hindi yung galawan natin sa video, kundi yung music background. Doon tayo maiisahan, doon tayo hanapan ng butas. So, ibabay po natin. Ano pa po? Ano pa po yung mga Bible songs like River of Babylon? No? Ayan, ibagay po natin sa sitwasyon, ayan, sa content. Ayan, dapat hindi po gawing katatamanan or hindi i-background sa mga kabalastugan. Bawal po iyon. At ang panghuli, lastly, kunting-kunti na lang po, tiyagaan po natin, tapusin niyo po ang video. Lastly, it is prohibited to use language that is not within the reach or scope of Meta's algorithm. We can use Tagalog and English as those can be translated by the algorithm. However, Waray, Cebuano, Visayan, or other Philippine languages may result in zero earnings. That is one of the reasons why nasisero mga earnings po natin. Kasi para kay Meta, yun lamang mga allowed languages ang sakop niyang matranslate. Huwag po tayo mag-Bisaya, mag-Waray, mag-Cebuano, or iba pa man. English and Tagalog, fine. So kaya sa mga live, or mag-long videos tayo, or like ng ganito, so English lang po at Tagalog po tayo. Nakakatuwa naman po kasi pakinggan kapag Waray or Bisaya, nakakainggan yung pakinggan po sila. Kaya lang mostly po doon ay sadyang meron din talagang mga pasaway, andun yung mga hindi ka nais-nais na mapakinggan, mga masasagwang mga salitaan, or kung ano-ano pa. Tapos syempre kapag Waray or Bisaya, syempre yung spelling or kung ano pa man. So kaya iwasan po natin yun. Yan po guys, ang mga prohibited formats na bawal i-upload, monetize ka man or hindi pa. Kung ayaw nyo sa bawal, i-turn off nyo na po ang professional mode nyo po. Kapag ginawa nyo, ang isa sa mga ito, sa mga nabanggit ko, ay papatawag po tayo ng violations. At kapag di ka po monetize,
at di ka po magkakaroon. Hindi ka po magkakaroon ng in-stream ads. Kahit anong sikap mo mang magla-live ka, karamihan akyatan po tayo, suportahan. Ano nga magagawa ng pag-akyat-akyat sa live, pag-support-support kung kayo mismo ay lumalabag. O sabihin natin, di alam ang mga bawal o ang mga gagawin. Bawal o hindi, kaya naman isa dyang wala lang or no cares. So, kailangan natin magbasa, makinig, o sarili nga pag-research or yung experience natin mismo. Yun ang tutuunan natin ng pansin. Kaya sanayin na mag-play po at magbasa at yung sa mga sinasabi ng mga big creator, meron namang okay, meron naman yung sadyang minimintin nila, hindi nila sinasabi. Ang totoo, meron silang mga iniiwanan pa, ano. Ang iba hindi po sila sure sa kanilang mga sinasabi, nagbase lang sa mga napanood nilang tutorials. At kapag di ka pa po-monetize at di ka pa nagkaroon ng stream ads, ay mahirapan ka po. Kasi ang criteria, kita po natin sa dashboard ng in-stream ads, ay yaong tatlo po yung check. Wala pong ikis sa gitna. Kahit anong sikap mo sa pagla-live or may umakyat pa man, suportahan kayo. Kung ikaw mismo ang lalabag at mayroong kang na-upload na bawal po talaga, mahirapan kang hanapin ito. Kaya ugaliin pong magbasa, mag-research, yes, manood sa mga vloggers, ano po, yung mga vloggers na mapagkakatiwalaan na at subok na. Yung papansinin kayo kapag ini-inbox nyo sa inbox po. Yung mga hindi naman nagsisirespond sa Facebook mismo, ayun, yan sila yung mga no-cares. Well, meron namang concern vlogger, creator ng tutorials, pero iilan lamang ang sinasabi. Ang iba, hindi sure, nagbabase lang sa mga napanood na tutorials. Or kung sure man, kinukulangan nila. Hindi sinasabi ang lahat-lahat, habol lang ang umangat sila at magkasahod. Pero mostly po talaga ay nagpapa-follow lang at magpapa-shares at the end of the video. So wala pong pilitan. Kaganda ng mga bungad, ayan, nagpapa-shares lang pala. Hindi ba may meta tayo? Siya ang masigit na nakakaalam, may karapatan magpakita sa inyong mga reels video. Kung kayo ay mga engagers, ayan, pinapasa niya yan sa mga FB users. At kapag interesting at piniplay ng mga engagers or audience, ipapasa niya pa iyan sa iba't ibang creator. Kaya para sa mga tutorial vloggers dyan, kung concerned po tayo, ano po, wag na po tayo nga mang bola-bola. Wag po natin gamitin ng mga small creator, ang mga nagsisimula pa lamang. Wag po natin sila paikutin. Kung totoong concerned po kayo, kapag may nag-inbox, replyan ninyo po, turuan. At pansinin, wag pong pahirapan pa na ipapang-share pa yung mga reels, tutorial videos, long videos. Vloggers diyan, ano po, meron din akong pina-follow na napaka magaling. Talagang totoo ang kanyang mga sinasabi, kaya saludo po ko. Nakakatawa lang po kasi pumapasok po yung engagement paid. Ano, yung turo ka ng turo, ganito-ganito. Ang galing-galing. Pero pagpatapos ng video, anong sinasabi niyo po? Please like and share. Ang shares po, ayan, sinasabi natin na dapat ay kusa. Kaya hindi mo nasabihin yan. Kapag gustong video nyo, isi-shares po iyan. Diyan papasok ang engagement bait na sinasabi. Bakit kayo nagsasalita at kinakain nyo rin po pala? Isingit ko lamang po, meron po akong sinubukan na big creator. Ininbox ko po siya at tinanong ko ng 5 each. Ang who, what, when, where, and why. Ano po, wala siyang sagot. Hindi sumagot. So, sa pangalawa naman na piniim ko, sumagot siya agad, pero ang sabi niya, hayaan mo na. Ayan. Problema na nila iyan. Basta ako nakapag-post na, nakuha ko na ang gusto. Napamaang po ako. Ganun, sabi kong ganun. Kakaawa naman. Nung pag-reply ko na ng ganun, sabay block ako. Kasi nakalimutan niya. Hindi niya na-unsent na screenshot ko. So, ayan, pipiliin po natin, lalo na sa Facebook, ayan, yung mga hindi nagsisipag-sagot, matapos ma-engage, matapos ma-shares, ano po, tatanungin nyo sila, walang response. So, ang importante sa kanila yung makasahod, ang maraming views, ang maraming shares. Tandaan, di lang po money ang kalakaran dito, or ang labanan. Ito ay dapat may puso rin. Malamang naipon yung mga pera nyo, or ang mga followers nyo. Pero di nyo naipon ang mga binitawan yung turo, kuno, na di nyo kayang panindikan. Thank you so much.